Kap! Welcome to my channel. It's me again, Kap Jerry, ang inyong kapatid, kapamilya, at kapuso. So for today's vlog, mga kap, halina't samahan nyo kami ngayon ni Bossing na mag-swimming. Sa wakas, patuloy-tuloy na rin ang aming pagsiswimming. Ang tagal-tagal na rin kasi namin plano simula na nag-pandemic na makapag-swimming sa dagat. Pero hindi kasi kami natutuloy, puro drawing lang, may mga yayaan, ayan, pero hindi kami talaga nakakapag-swimming. Kaya nga ito, biglaan lang, sabi nga nila talaga, kapag biglaan, talagang natutuloy. Kaya, ayan, nag-decide kami mag-swimming ngayon sa Batangas. Actually, wala talaga sa plano ito, wala kaming preparation para dito, kaya nagkabiglaan lang kami. Mga 12 pasado na ito ng tanghali. Biglaang nagkayaan. Actually, yung panahon nga nito, akala ko ulan kasi medyo madilim ang kalangitan. Pero tinuloy pa rin namin kasi gusto namin mag-swimming. Saka sabi ko para hindi rin tayo mangitim kasi nga medyo makulimlim ang panahon. So, tingnan natin. Try natin mag-swimming. Hanap tayo ng beach sa bandang Batangas. Kung saan tayo mapadpad ngayong araw. Pero syempre, bago yun, napadaan tayo dito sa may simbahan, sa may Tagaytay na Sugbu Road. So, sa mga taga dito, siguro pamilyar kayo dito sa simbahan na to. Dumaan muna kami para magdasal, saka humingi ng patnubay. Actually, nung time ng medyo kasagsagan ng pandemic, dito sa simbahan na to kami madalas pumupunta. So, ayan. Samahan niyo ako, mga kap, na pasukin ang ganda ng simbahan na ito. And then after naman dito, ayan, pumunta na ulit kami ng Sugbu, Batangas. Ayan, welcome to Barangay Wawa. So ito yung madadaanan natin papunta sa beach na pupuntahan natin. Actually, wala kami talagang patutunguhan ng time na to. Talagang naglakbay lang kaming dalawa ng walang eksaktong pupuntahan. Naghanap lang kami ng beach na pwedeng tumanggap ng walk-in kasi ngayon naman tumatanggap na ngayon ng walk-in. Napunta kami ngayon sa Barangay Natipuan sa Sugbu, Batangas. So ayan na nga, may mga nakilala tayong tao dito na tumulong sa atin at nag-guide sa atin papunta sa beach na to. So shout out kay Kuya Johnny na nakasalubong namin along the way. And then nagtanong kami sa kanya kung saan nga yung beach na pwedeng puntahan. Tinuro niya sa amin yung beach na to. Sabi niya, doon na kami dumaan. And then, nagulat kami kasi sinundan niya kami at hinatid niya kami mismo dito sa beach na to. So, shoutout sa iyo. Maraming salamat, Kuya Johnny. At syempre, kay Kuya Japoy na sobrang accommodating at sobrang bait talaga. Siya yung katiwala dito na nakilala namin na pwede niyo kontakin kung sakaling pupunta kayo dito. Meron silang mga rooms na available for overnight or kung ilang araw kayo magstay, saka yung mga cottages na pwede niyong pagpilian. So ilalagay ko ang kanyang contact number sa description para kung sakaling pumunta kayo dito, makukontakt niyo siya. So shout out sa inyong dalawa, Kuya Johnny and Kuya Japoy, maraming salamat. Medyo late rin kami pumunta nung time na to, actually mga alas 3 na ata ito. Kaya nag-decide kami na at nakiusap na lang kami ni Kuya Japoy na, Kuya, di na lang kami kukuha ng cottage kasi nga saglit lang naman kami at magmumuni-muni lang naman kami ni Bossy. Sabi namin na hanggang 5 lang din naman kami at aalis na kami. Natuwa naman kami, sobrang bait talaga ni Kuya Japoy kasi pinagbigyan niya kami. Sabi niya pwede daw kami mag-stay doon sa may mga information kasi may information dito ng mga bankero, yung mga mangingisda. Pwede daw kayo mag-stay doon, pero syempre naiya naman kami. Pero may dala naman kasi kami yung payong ni Bossing. Kaya dito na lang kami, yan. Gumawa na lang kami ng ayan, DIY na payong. Saka, kasi medyo umaambon ng time na to eh. Medyo may mahinang ambon. Kaya tinakalubon na lang namin yung gamit namin. Saka yung pagkain namin ng umbrella. At saka yun,
kami naman kasi ni Bossing, pwede naman kami, napaka wala kaming artist sa ganito, so pwede kami, kung dalawa lang naman kayong magkasama, pwede kami, kahit sa inyo kami isalpa ka dalawa, pwede yan, wala kaming artist sa ganyan, basta ang mahalaga, magkasama kami at nag-i-enjoy kami. So ayan, muni-muni, kwentuhan, ayan, saka syempre, pag-iisip ng mga plano sa pang-araw-araw nating buhay. Ayan, actually lately na-enjoy namin yung mga ganitong pagkakataon. Yung dalawa lang kami magkasama, kumakain, saka lumalabas paminsan-minsan kapag may time. Mas na-enjoy namin yung ganito. So ayan mga kap, at sa maniwala kayo't sa hindi, sobrang tipid mode talaga yung time na to. So, kaya rin natutuwa kami kasi nga hindi kami gumastos ng sobrang laki para mag-enjoy. Oo mga kap, talagang hindi kami gumastos ng malaki nung time na to. Kasi nga tipid mode tayo sa hirap ng buhay. So, nakagastos lang kami ng halagang 200 pesos. So, paano nangyari yun? Kasi nga hindi na kami kumuha ng cottage at saka may baon naman kaming dala. Nag-lunch na rin kasi kami bago kami pumunta rito. So, dumaan na kami ng McDonald's. Kumain na rin kami along the way kasi nga medyo late na. Hindi na kami nagkuha ng cottage. So, pinayagan naman kami ni Kuya Japoy. Ang binayaran lang talaga namin mga kap ay yung una yung parking na pinagparkan ni Stuart na 100 pesos. At saka yung paliligo namin. So, kailangan namin kasing magbanlaw after ng swimming. So, tig 50 pesos kami, kaya naging 100. So, plus parking, that's 200 pesos only. Diba? Super tipid. Saan ka makakakita ng ganun na nag-enjoy ka na, nagawa mo na yung gusto mo, nakapagmuni-muni ka na, and yet nakatipid ka pa. Talagang super tipid na talaga. Ito nga mga kap, makikita nyo na medyo makulimlim yung panahon. Pero, actually, mas na-enjoy ko nga yung ganitong weather. Kasi nga, hindi masakit sa balat, saka medyo sumasabay siya kung gusto mo talagang magmuni-muni. So, ayan. Makikita nyo rin mga kap na yung buhangin dito, hindi naman siya ganun ka-itim. Hindi rin siya ganun kaputi. Medyo ma-brown nga siya mga kap, pero mapino. Kaya maganda, hindi masakit sa paa na apakan. Ayan, so nagbaon din kami ng tinapay. Ayan. Actually, yung video na to para sa mukbang talaga kasi wala kami ginawa kundi kumain ng kumain. Ayan. So, syempre, kailangan mo magbaon ng pagkain kasi pag mag-swimming ka, talagang expect mo magugutom ka. So, may mga pagkain na kami sa bahay na binaon na lang namin kasi para hindi na kami gumastos ng malaki. Kasi ang goal talaga namin, tipid mode talaga. Para lang mag-enjoy, magpalipas ng oras na magkasama, okay na yon. Ang mahalaga naman mga ka para sa amin, nag-i-enjoy kayo at kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay sa lahat ng gagawin niyo sa pang-araw-araw. Ayan, so, ayan picture-picture si Bossing, ayan, na-enjoy niya yan. Then, ayan, muni-muni, kwentuhan pa rin, walang hanggang kwentuhan. So mamaya makikita nyo yung dagat, kung gaano kaganda yung dagat dito. Siyempre, wala masyadong tao, kaya pwede tayo ditong maglakbay nang hindi na gumagamit ng mask. Kasi siyempre, pandemic pa rin. May mga nag-require pa rin ng mask. Pero pag nasa beach ka naman, kahit wala ka namang suot, lalo kung wala namang tao masyado. Actually, napumunta kami nga dito, parang kami lang ata yung guest dun sa kanila. Kasi parang hati to eh. So, meron dun sa part na yon, maiba rin yung may-ari. Dito naman sa part nila, parang walang guest kami nakita. Parang dumating na yung guest sa bandang hapon na nung kaalis na kami. Sa kasi yung nagdating niya. Ayan. So, nag-start na kami mag-swimming ni Bossing. Banda ng alon, no? Tamang-tama lang, hindi ganun ka laki, pero masarap din kasing makita mo yung may alon, no? Madama mo yung alon na humahampas sa katawan mo. Parang bumalik ka sa pagkabata, di ba? Ayan. May mga swimming kaming sinamahan this past few months, pero hindi kasi kami nag-swimming.
nung nag-start yung pandemic, never pa kami nakapaglubulub ulit sa dagat. So, ito na yung chance namin mga kap na gamitin na yung chance para talagang maglublob. So, pagkarating namin, kumain lang kami, and then naglublob na kami hanggang pag-uwi namin. Talagang sobrang nag-enjoy kami dalawa. So ayan mga kap, for the meantime, ayan, muni-muni muna tayo. So kung may mga kasama kayong importanteng tao sa ganitong sitwasyon, pwede nyo gamitin yung time mga kap para makapag-usap ng masinsinan, makapag-usap ng personal. Kung may mga bagay kayong dapat pag-usapan, o may mga plano kayong dapat na gawin, na kailangan nyong magbigay ng mga opinion o makapag-usap ng masinsinan, so gamitin yung chance na ganito, yung maganda yung place, saka tahimik, I'm sure dun kayo mas lalong magkakaintindihan kung ano man yung mga dapat mong pag-usapan. So ayan, medyo matagal-tagal tayo nakalublob, hindi na natin namalayan ng oras. So pasado alas 5 na nga ito, kaya nag-decide na rin kaming umahon ni Bongsin. Kasi nga maglalakbay pa kami pa uwi, medyo malayo-layo nga ito sa amin. Ayan, medyo madilim-dilim na rin siya, kaya decide na kaming magbanlaw. Ayan. So pauwi na rin kami after banlaw, ayan. So ayan, sarap ng feeling kasi nakapag-swimming na ulit kami. Maraming maraming salamat sa mga tao na tumulong para maisa katuparan ito ulit. So maraming maraming salamat sa inyo. Natipuan Beach, maraming salamat. Kay Kuya Japo at Kuya Johnny, maraming salamat. So thank you guys. Ako ulit inyong kapatid, kapamilya at kapuso, Kap Jerry. Thank you so much. Bye-bye! See you on my next vlog. Bye-bye!